Ang pag-uusapan po natin, syempre, ang ito pong pangyayari sa buhay po ni Governor Roel de Gamo kung saan siya nga po ay pinatay noong March 4, 2023. Kasama po ang 8 katao at 17 sugatan. Kaugnay po niyan, itinuro po ng isa sa suspect ang mastermind sa katauhan po di umano nitong si Congressman Arnie Tebes. At ayon po sa ating mga nakalap na impormasyon, mukhang natatakot po yata si Congressman Tebes na bumalik po ng bansa sapagkat yung kanyang iniisip ay baka daw po hindi pumabor para po sa kanyang seguridad. Kaya basahin po natin ang naging pahayag po nitong si Speaker Martin Romualdez kaugnay po dyan sa naging pag-uusap nila nung nakaraang gabi, ano? O nung isang araw o kahapon. I could not remember anymore kung kagabi ba o nung isang gabi. Basahin po natin ang pahayag na ito ni yesterday, March 14, ano, nitong si Speaker Martin Romualdez. Ayon po dito sa pahayag ni Speaker Martin Romualdez, March 14, 2023, Congressman Arnie Tebes got in touch with me through a phone call last night, March 13, last night, from an undetermined location. He expressed fear for the safety of his person and his family, saying this is the reason why he refuses to return home at this time. I assured him that the Speaker, as the political and administrative leader of the House of Representatives, will exert all efforts to ensure the personal safety of all members. In fact, I have ordered the House Sergeant at Arms to coordinate with law enforcement agencies and prepare appropriate security arrangements for his return. Pero inuulit ko rin kay Congressman Arnie, he needs to go home and report for work immediately as he no longer has the authority to travel outside the country. Gusto rin naming marinig sa Kongreso ang panig niya. Kung may kaso man siyang kailangang harapin, dapat niya itong harapin dito sa loob ng bansa at hindi sa labas. Kaugnay po niyan, ang balita po ng TV5 ay panoorin po natin. Si Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Tebes ay ibibigay na seguridad sa kanya kung babalik siya ng Pilipinas. Nasa front line ng balitang yan si Justine Punsala. Hindi masabi ng abogado ni Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Tebes Jr. kung nasaan ang kongresista ngayon. Ayon kay Attorney Fernando Pasho, nangangamba pa raw sa kanyang kaligtasan si Tebes kaya hindi pa siya bumabalik ng Pilipinas. Hindi raw kasi panatag si Tebes sa ibibigay na seguridad ng mga pulis kapag nakabalik na siya rito. Ang napapansin ko lang, ano, yung mga napagbibintangan o naaakusahan bilang mastermind, lagi nilang dahilan yung kanilang seguridad kung bakit hindi po nakikipag-cooperate initially sa ating law enforcement authorities. Kung matatandaan po ninyo si Gerald Bantag, di ba bago po siya nag-show up, lumipas ang ilang linggo. At ang naging dahilan niya lamang ay para din sa kanyang kaligtasan. Ngayon, itong si Congressman Arnie Tebes, parehas po ang kanilang dahilan, natatakot para sa kaligtasan niya at ng kanyang pamilya. O, tingnan natin sa mga susunod na kabanata kung magkakaparehas din ang diskarte ng mga abogado nitong si Congressman Arnie Tebes sa naging diskarte ng abogado ni Gerald Bantag. By the way, sabi ng mga kampo, ng kampo ni Gerald Bantag, yung naging pagsasampa po ng kasong murder sa korte ng prosecutor matapos po itong kakitaan ng probable cause, ang pagpatay di umano kay Percy Lapid at kay Jun Villamor, ay moro-moro lamang o gawa-gawa lamang daw ng gobyerno para po sa kanilang kliyente. Yun po ang pinagdidiinan ngayon ng kampo ni Gerald Bantag. Ito namang si Congressman Arnie Tebes, ayon sa kanyang abogado, partikular, yung mga ebidensya daw po ay hearsay at saka yung mga natagpuan daw po ng mga armas doon po sa ginawang search warrant implementation sa kanyang mga ari-arian ay pawang mga planted of evidence lamang. Ano? Planting of evidence lamang. Hindi natin alam kasi ang sinasabi ng PNP, they implemented the search warrant in accordance with the existing rules and regulations. Meron daw pong body-worn camera, may mga witnesses daw po. Ang sinasabi po ng kampo ni Arnie Tebes, wala daw po ang mga yon. Kaya naman sa puntong iyon,
Siyempre, ang presumptions po ng ating batas, ito pong mga law enforcement authorities ay nag-perform with regularity sa kanilang trabaho. It's up to now to sa kampo nitong si Congressman Arnie Tebes para i-prove na merong irregularity doon sa implementations ng search warrant kung sakaling magkahantungan na po sila sa kasuhan. But for the meantime, ano ba ang pahayag pa dito ni Attorney Ferdinand Topacio? We have the highest respect and esteem for Speaker Romualdez. But you know, the PNP assuring him of his safety is scary because this is the same PNP that we have accused, well, some elements at least, not all of them. Nakakalungkot lang ano, kasi isang abogado ang nagsasalita para sa isang national organizations na dapat pinagkakatiwalaan po natin, particular bilang isang abogado. Sabagay, siyempre, papanig siya sa kanyang kliyente at ang claim ng kanyang kliyente at ng party nito ay hindi nga daw po maganda ang ginawa ng mga kapulisan dito po sa implementation. Tinawag din na pattern of harassment ng pamilya Tevez ang nangyaring pang-raid sa kanilang mga rian. Anila, may irregularidad daw sa nangyaring panggalugad sa kanilang mga bahay noong Biyernes. Nag-serve sila ng warrant in a very irregular manner, walang body cam, hindi pinawitness yung pag-secure ng perimeter. At ngayon lang po ako nakakita ng a search warrant na sinerve na there are two wings of a searcher. Okay, ha? Yan ha, claim yan ng kampo ni Congressman Arnie Tebes through Attorney Ferdinand Topacio. Inuulit po natin, ang presumptions po sa implementations po ng search warrant ay it was performed under the presumptions of regularity ng ating mga otoridad. Basahin natin yung rules on criminal procedure. Ano, hindi ako abogado eh, kaya gagamit po tayo ng reference, ano? Itong rules on criminal procedure, makikita po natin sa section 1 sa rule 126 ang search and seizure. Kapag ka binasa niyo po itong kumpletong sections na ito containing 14 sections, makikita niyo po dito kung ano po ang definition ng search warrant, kung paano po ito pina-file, at kung paano po ito nai-issue, at kung paano po ito ini-implement, at kung ano po ang mga kinakailangan para po magkaroon ng issuance ng search warrant. At saka, the rest is more on procedural, like examination of complainant, issuance and form of search warrant, right to break door or window to effect search, search of house, room, or premise to be made in presence of two witness, time of making search. Ito po yung tinitira ngayon ng kampo nitong si Congressman Arnie Tebes, yung Section 8. Yung time of making search, walang problema dyan kasi nakalagay po dito at any time of the day or night. Okay, yung validity ng search warrant, parang hindi yata akma dun sa sinasabi ni Attorney Ferdinand Topacio kasi hindi pa pwedeng gamitin sa ikalawang pagkakataon ng isang search warrant. It is always implemented once and the validity of the same is 10 days only. Hindi po yan pwedeng ma-extend. Now, going back dito po sa pahayag ni Attorney Ferdinand Topacio o dito sa balita, panoorin pa po natin. Sinumbong na raw ng kampo ni Tebes sa Commission on Human Rights ang naging pagsalakay ng mga otoridad. Nauna ng pinamulaan na ng PNP. Ngayon, ano ang naging kasagutan po dyan ng PNP? Gamitin naman po natin ang balita mula po sa Hataw Balita. Ito po ano, tingnan po natin kung ano po yung balita dito. Sandali lamang at hindi ko pala na i-timestamp. Reader technology is designed into nasa ibang channel pala ako. Yan. Puntahan po natin ang ganap na bagyo yung balita. Ano? Ito po. Ano ang naging kasagutan ng PNP? Pinabulaanan po ng PNP ang mga alegasyon ng kampo po ni Congressman Arnie Tebes. Panoorin po natin ang balita. Nanindigan ng Philippine National Police o PNP na lehitimo ang ginawang raid sa limang property ni Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Tebes. Ako, logically speaking, syempre dating police po ako at hindi ako tanga
para mag-implement ng search warrant at magtanim ng ebidensya. Kasi alam ko po kung ano ang kaparusahan sa pagtatanim ng ebidensya. Siguro naman yung mga pulis na nagpunta po dito sa isang makapangyarihang tao, katulad ni Congressman Arnie Teves, ay hindi tanga. Kung ating pong aalalahanin ang pinag-aralan po natin sa nakalipas na mga live streaming, nakalagay po sa Section 38 ng Republic Act 10591 na ang pagtatanim po ng ebidensya o baril sa isang tao at ginawa ito ng isang law enforcement authorities ay may kaparusahan po ng pagkakakulong ng 12 taon at isang araw o 6 na taon at isang araw hanggang 12 taon. Prison mayor po iyon. Kung babasahin din po natin ang Republic Act 9516 under Section 4, nakalagay din po doon na kapag ka ikaw ay nagtanim ng pasabog sa isang inosenteng tao, ikaw ay mahahatulan ng kaparusahan na reklusyon perpetua o 20 taon at isang araw hanggang 40 taon. Kaya kung ako pulis, hindi ako tanga para gawin po ang pagtatanim ng ebidensya. Otherwise, malalagay po sa alanganin ang aking serbisyo at ang aking buhay at kalayaan. At hindi ko gagawin yon. Kaya ang presumptions po talaga ng batas, those things like implementations of search warrant ay performed with regularity ng ating mga law enforcement authorities. Eh ano ba ang sagot diyan ng PNP? Siyempre, meron po silang witness, meron din pong required na mga cameras na dapat ginamit doon po sa pag-implement ng search warrant. Kasunod ito ng mga question mula sa kampo ng mambabatas sa umano'y red flags sa isiniguang raid ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Gene Fajardo, sumunod sa umiiral na police operational procedures ang mga nagsagawa ng operasyon sa bahay ng mambabatas. Tunay inimpormahan anya ng mga police sa mga tao sa bahay na magsisilbi sila ng search warrant mula sa korte. Alam nyo, pag police po kayo, meron pong tinatawag na Biblia. Ang Biblia po ng police, yung tinatawag na police operational procedure. At kung hindi pa ito nababago, dahil nga po wala na ako sa PNP, pero sa aking pagkakatanda, nung ako po ay nasa PNP pa, ito po ay mababasa sa Rule 9. Ano? Yung different types of police operations, kasama po dyan ang implementations of search warrant. Kaya alam ng mga police kung ano yung dapat nilang gawin in the conduct of implementation ng search warrant or during the implementation of search warrant. Pagka hindi po ginawa yun ng mga police, incompetence po iyon. Ibig sabihin, wala silang alam sa trabaho nila at grounds po iyon para sampahan sila ng kasong administratibo at the same time ng criminal kung sakali talaga na nagtanim ng ebidensya ang mga police. Pero sabi nga ng PNP, wala daw pong ganoong pangyayari. Pangalawa, mayroon anyang witness ng pasukin ng mga pulis ang bahay ng mambabatas. Pakinggan po natin ang pahayag ni PNP spokesperson Police Colonel Gene Fajardo. Nagsalita naman na po yung ating GPNP at ating SILG. Kung meron po silang question on the manner kung paano po yung in-implement po itong mga approved na search warrants po, there are a proper venue for that po. Doon po sa bahay po niya Congressman Teves ay ang nag-witness pa po doon ay yung mismong abogado po nila at present po doon yung mga barangay officials po ng barangay kung saan in-implement po yung search warrant. Nilinaw din na mayroong suot na body camera ang mga pulis na nag-serve ng search warrant kaya't imposible anya na itinanim lamang ng mga ito ang mga nakumpiskang matataas na kalibre ng armas. Kaya yan ha, dalawang version ngayon. Kanino tayong maniniwala? Sa claim ba ng kampo ni Congressman Arnie Teves o sa claim po ng ating otoridad? Siyempre ako, naniniwala ako sa otoridad po natin. Ngayon, kung sakaling merong punto ang claim ng kampo ni Congressman Arnie Teves, ito lang naman yung mga possibility dyan na maaaring mangyari. Pag sinampahan po ng kaso sa paglabag sa Republic Act 10591 at sa Republic Act 9516, in fact, meron na pong 6 na nasampahan ng kaso dyan, kasama na rin itong, kung sakaling makasama na sila Congressman Arnie Teves at ang mga anak niya, ang gagawin nila dyan is magpapile po sila siguro ng demurrer of evidence. Ibig sabihin po nun, insufficient po yung evidence o kaya hindi mag-i-stand yung evidence sa korte dahil nga po ito is inadmissible because tanim nga po. At syempre, isasampa rin nila
kung sakaling may tanim ebidensya, yung mga binanggit na po nating batas kanina, Section 38 ng Republic Act 10591 at saka Section 4 ng Republic Act 9516. Ang burden of proving the same mapupunta ngayon sa kampo nitong si Congressman Arnie Teves kasi papatunayan nila na nagtanim nga talaga ng ebidensya ang mga pulis. Kaya sa ngayon, ang presumptions, inuulit po natin, nasa mga pulis na ginawa po nila ito ng maayos ang kanilang pag-i-implement ng search warrant. Kaya naniniwala ako for now sa ating kapulisan. Dagdag ni Colonel Pardo, nakasaad din anya sa police operational procedure ng PNP ang unang pagpasok ng mga tauhan ng Special Action Force at Mobile Force Battalion sa mga lugar na itinuturing na high risk o reported na mayroong matataas na kalibre ng baril. Yan, tama yan. Ano? Kasi ako sa experience ko nung ako pa ay police, mahigit 40 search warrant ang in-implement namin across Calabarzon. At pagka alam namin na ang target ay maraming armas, ang nangyayari bago pumasok ang mga investigador at saka searching party, meron po talagang group of trained personnel during the time regional mobile group ang gamit po namin. Pagka masyadong high risk ang huhulihin o isesearch, saka lamang po tumatawag ng augmentations mula po sa Special Action Force o kaya yung local special weapons and tactics. Dito nakita po natin na meron pong Special Action Force na unang pumasok. Kasi alam naman natin na ang subject po ng search warrant ay multiple of firearms, ano? Multiple units ng firearms at saka quantity nga po ng ammunitions, meron pang mga granada. Kaya dapat ready po ang ating kapulisan. Hindi pa pwedeng sila po yung masusurpresa. Dapat ang laging ang merong elements of surprise ay nasa ating kapulisan kapag ka sila po ay equipped ng legality. At yung legality po na yan ay yung visa po ng search warrant. And kaya po isinagawa ng ganong oras din. Nang sa ganon, kadalasan kasi pagka ganong oras, kumbaga nasa holy hour yung panahon po ng pagtulog ng mga tao, hindi makakapaghanda at biglang magre-read ngayon ng police ng legal naman, kaya maaaktuhan kung ano man yung mga illegal na ginagawa doon po sa premises. Lahat po ng ginawa dito ng ating kapulisan, sa ayon sa mga napanood po nating balita, ay nakabase po yan sa ating umiiral na batas at sa rules and regulations sa loob po ng PNP o yung tinatawag po nilang Police Operational Procedures. Ang Police Operational Procedures po ay nakabase sa ating konstitusyon at saka mga umiiral po na batas. Kaya ako inuulit ko, hindi magkakamali ang pulis dito maliban na lamang kung merong mga tangang pulis, which I believe wala naman siguro. Ano? Okay, tuloy po natin. Samantala, kinumpirma din ni Colonel Pajardo na nasampahan na ng kaso ang anim na tauhan ni Congressman Teves kabilang ang sekretary nito. Ang mga kinaso po, ma'am, ay yung kung violation po ng 10591, yung illegal possession of firearms. At marami din pong nakuha na mga assorted firearm magazine, mga ammunition po. So maliban po doon sa illegal possession of firearms, ay kinasuhan din po yung ilan sa kanila ng illegal possession of explosives and yung illegal possession po ng ammunition. Yung residence po niya sa Bayawan po, sa Barangay Balabugas, Bayawan City, ma'am. Yun po yung nakatakdang filan po ng kaso ng CIDG. If not today po, kung matapos po nila yung documentation today, I understand po ay they are ready to file the necessary cases po. Okay, in short, mapapailan ng kaso even si Congressman Arnie Teves at saka si yung kanyang mga anak. Salamat, Tinene, sa iyong super sticker ng 500 yen. Kaugnay po niyan sa pagsasampa po ng kaso, ni-request po ng ating Department of Justice na mailipat po ang venue ng magiging hearing dito po sa kaso ng nakinakaharap po ng mga Teves. Ano? Kung papanoorin po natin muli ito pong video mula po sa TV Patrol, dito po binanggit sa balita ang mga sumusunod. Basahin ko po, inaprubahan na ng Korte Suprema ang hiling ni Justice Secretary Boying Remulla na ilipat sa Manila RTC ang paglilitis sa mga kasong may kaugnayan sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel de Gamo. Kasama ang media, binalikan din at pinakita ng militar ang mga lugar at pangyayari hanggang sa masakote ang apat sa mga suspek
sa pagpatay sa gobernador. Unahin po natin yung punto na paglilipat po ng venue. Ito po ay hindi lamang nangyari ngayon. Kung natatandaan po ninyo, noong 2009 November, nagkaroon po ng tinatawag na Maguindanao Massacre, kung saan mahigit po sa 50 katao ang pinaslang, kasama po dito ang mga membro po ng press at saka pamilya po ng kalabang politiko ng mga ampatuan noong panahon na yon. Mahigit po sa 50 ang patay na katao doon at binansagan po iyong Maguindanao Massacre. Yung pangyayari po na yon ay nagdulot ng pag-aalala sa buong Mindanao. Kaya naman, para maiwasan na maimpluwensyahan ang pagdinig sa kaso, ni-request po ng Department of Justice na ma-transfer ang venue mula po sa Maguindanao papunta po sa Quezon City. Yun po ay naaprubahan dahil kapag ka ang isang pangyayari po kasi ay maaaring magdulot ng tinatawag na frustrations of justice, halimbawa hindi po makukuha ang tamang hustisya sa mga kadahilan ng katulad po ng pag-impluwensya ng mga akusado o paggamit po ng mga karahasan at higit sa lahat ang pag-i-intimidate sa mga taong maaaring mag-prosecute at humahawak sa kaso, yan po ay isang kadahilanan para po i-transfer ng ating Supreme Court ang venue from one place to another. At dito, inaprubahan po na yan ng Korte Suprema. Panoorin po natin ang balita na ito mula po sa TV Patrol. Sa mga liblib na bahagi ng Bayawan City, Negros Oriental, dinala kami ng militar para ipakita ang mga lugar na iniwanan ng bakas ng mga sospek matapos tumakas. Oh, by the way, ito po yung unang araw, ano? Makatapos pong paslangin si Governor Degamo, gumamit po ng 3 sasakyan ang mga ito para tumakas dyan po sa Pamplona. And after that, napunta po sila sa Bayawan hanggang sa natirik yata yung sasakyan nila, kaya iniwan po nila ito at sila po ay naglakad na lamang. Doon sa proseso ng kanilang pagtatambay, may mga umalis na at may naiwan. Yung naiwan na yon ang nahuli po na abutan ng ating mga otoridad. Panoorin po natin ang balita. Mula sa pagpatay kay Governor Ruel Degamo. Unang hinto, sa lugar kung saan inabandona ng mga sospek ang sasakyan nilang tumirik at di na mapaandar. Kasunod naman, pinuntahan namin palakad ang lugar kung saan iniwan ng mga sospek ang lahat ng sasakyan bago tuluyang naglakad paakyat sa bundok. Si Lieutenant J.R. Labasan ang namuno sa grupo ng mga sundalong kasama sa tumugis sa mga sospek. Sabi ni Teniente, mismong mga tao na nadaanan nila ang nagkwentong may mga taong kakaiba ang kilos at bihis na halos kadadaan lang sa lugar nila. Dumating kami doon sa high ground. Eh. Okay, yun po yung 4 na katao, ano? Ang nahuli, 'di ba? Yung I'm sorry. 3 katao ang nahuli tapos kinagabihan may nahabol pa silang isa pero lumaban. Yung nahabol nilang isa na 'yon na lumaban, ito po ang pagkakakilanlan noon. Isang dating NPA. Yan, isa po siyang dating NPA na nagngangalang Arnil Labradilla. Okay? Basahin ko po ang balita dito, ha. Authorities have identified the 6 suspect in the killing of former Negros Oriental Governor Ruel Degamo. The Joint Task Force Negros, through spokesperson Major General Senon Pancito III, said that based on revelations by other suspects, he was identified as Arnil Libradilla, a former New People's Army rebel from Sitio Awang, Barangay Atotes, Bindoy, town in Negros Oriental. Libradilla was killed during pursuit operations hours after the so-called Pamplona massacre. Siya po yung napatay nung gabi, ano? At balik po tayo dito sa pinapanood po nating balita para mapakinggan din po natin kung ano po ang naging desisyon ng Korte Suprema sa pag-transfer nga po ng magiging hearing dito po sa kinakaharap na kaso sa pagpatay po kay Governor Ruel Degamo. May nakakarga ng mga tubo. Sabi siya, sir, may dumaan dito isa, naka-boots, naka... Nakasundalo. No, sinasabit niya lang dito, tapos may baril daw. Sir, 30 minutes, sir, dito lang siya dumaan, tumanong sa amin saan ba yung sitio punong. Eh, nagtaka sila, sir, kaya dapat sitio, ang sabi niya, barangay punong. Nagtaka na sila.
Sinundan ng mga sundalo ang direksyon na itinuro ng mga residente at sa tulong din ng sniffing dog. Narating ng mga sundalo ang tubuhan kung saan nandun ang bangkay ng isa sa mga tumakas na sospek. Bagamat ilang araw nang dumaan mula nang mangyari, may naiwan pang bakas ng dugo sa dahon ng tubo. Sinundan ng tropa, sir. After ng lugar, nandiyan ang siyang dugo. Okay, fast forward natin mga tola. Dayo habang kilos ang mga otoridad para maiharap sa ustisya ang mga pumatay si Secretary Boying Remulla at sa mga inosenteng kababayan dito sa Negros. Samantala, inaprubahan na ng Korte Suprema ang hiling ni Justice Secretary Boying. Basahin ko po ah. Sabi po dito, SC grants DOJ request to transfer to RTC Manila the cases in connection with Governor Degamo killing. Ito po yung particular ruling ng Supreme Court. The Supreme Court during its en banc deliberations today acted on AM 23-03-04-SC request to transfer the cases filed in connection with the killing of, among others, Negros Oriental Governor Ruel R. Degamo and granted the request of Justice Secretary Jesus Crispin C. Remulla for the transfer to the Regional Trial Court of Manila of the cases filed in connection with the killing of Negros Oriental Governor Ruel R. Degamo. Panoorin po natin ang balita muli. Remulla, nailipat sa Manila Regional Trial Court ang paglilitis sa mga kasong may kaugnayan sa pagpatay kay Governor Degamo at walong iba pa. Ikinatuwa ito ng pamilya Degamo. That is very good news. If there is a chance to transfer it, para naman hindi takot yung mag-handle, mas ma-appreciate natin yan at may possibility talaga na lalabas ang justisya. Inirekomenda rin ni Court Administrator Raul Villanueva na maaring iutos ng korte na mailipat sa RTC sa Maynila ang iba pang mga kaugnay na kaso kapag naisampan na ito sa tamang korte sa Negros Oriental. Okay, maganda po yung developing story na ito kasi alam naman natin na kapag ka ginanap dyan po sa Negros Oriental ang pagdinig sa kaso, eh makapangyarihan po ang mga akusado. Baka nga naman ma-impluensyahan o matakot yung hawak po ng kaso. At bilang pagtatapos dito po sa ating update sa Governor Ruel Degamo murder case and others, eh nagkwento din po ang mga survivor nung panahon na sila po ay inatake ng mga asilan na nakapatay sa 9 na katao at nakasugat ng 17 katao. Panoorin po natin ang patotoo dito ng mga survivor doon po sa Pamplona massacre. Era ang kanilang personal na nasaksiyan sa araw na pinaslang si Negros Oriental Governor Ruel Degamo. Hindi nakalat ni Junito Bugas na makaliligtas pa siya sa nangyaring massacre sa loob ng bahay ni Governor Degamo noong March 4. Si Junito ay nasa loob mismo ng compound ng pagbabarili ng gobernador at iba pa, kaya personal nitong nasaksiyan ang kalagim-lagim na pangyayari. Ayon kay Bugas, sponsor sa kanyang programa sa radyo si Governor, kaya pumunta siya sa kanyang bahay noong umaga para kunin sana ang bayad sa kanya. Habang nakaupo siya at naghihintay na makausap ang gobernador, ay may bigla na lamang umanong pumasok ng mga armadong lalaki. Pagkatapos anya ng ilang minuto, agad na pinagbabaril ang mga nasa loob ng compound. Pakinggan po natin ang isa sa mga survivor na si Junito Bugas. Nakita ko talaga yung gwardiya na natumba. Tapos ang sunod na putok papunta dito kay Gob, yun namang isa umikot kasi yung gwardiya na sa taas binanata naman. Kami namang nakaupo, binanata naman kami nung isa, minamasaker na kami. So nakaupo kami marami, sumigaw ako na dapa, kung hapa sa Bisaya, hapa, dapa. Kaya ako ay gumapang hang sa likod, meron doong bangin, nahulog kami doon, marami kami. So nung narinig ko na lang yung putokan, iyakan, tapos gumugulong-gulong na kami doon. Ay naman. Nakakalungkot, ano? Tapos meron pang isa rito na ang sinasabi, kaya daw po siya nakaligtas, nataon kasi na pinakain po sila ng gobernador sa bahay nito. Kaya umakyat po sila doon sa ikalawang palapag at kumain. Doon na lamang po sila nakarinig ng putukan. Kaya naman, after nung putukan, nakita na lamang nila na yun na nga po yung nangyari. 9 na katao ang patay at 17 po ang sugatan. Yan muna ang update natin dito po sa
kaso na ito na kinakaharap po ni Congressman Arnie Teves at ng iba pa. At patuloy po sana nating subaybayan ang mga pangyayari dito dahil ito po ay sumubok sa katatagan ng demokrasya ng ating bansa. At salamat po sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos dahil sa kabila po ng napakaraming problema ng ating lipunan, hindi po siya nagkukulang pagdating po sa peace and order. Pinagagana niya po sa pamamagitan ng kanyang mga pinagkakatiwala ang individual, ang ating undersecretary now, officer in charge na si Carlito Galvez para po sa Department of National Defense, ang ating kalihim sa Department of Justice na si Secretary Boyeng Remulla, at ang kalihim po natin sa Department of Interior and Local Government na si Attorney Benhur Abalos. Sila po yung mga significant person ngayon contributing sa pagbabalik po ng kaayusan at katiwasayan diyan po sa lalawigan po ng Negros Oriental. Maraming salamat po sa inyo mga tol. Sana kahit paano meron po kayong nakukuhang mga impormasyon na maaari pong magamit natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Higit sa lahat, huwag po nating kalilimutan na ipagpatuloy ang pagsuporta para po sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Bago po tayo pansamantalang mag-iwahiwalay, magbabalik muna ako sa inyong mga komento.